Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po ang progress ng paggawa ng ating Kotobee? Ngayon po sa video na ito, gaya ng sabi ko sa part 1 ng ating tutorial, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawing mas interactive pa ang ating e-book. So dito po, magdadagdag na tayo ngayon ng mga links. Pili lang po tayo ng word na gusto nating lagyan ng link. So halimbawa po, kagaya dito sa ginagawa ko, yung dwarfs, lalagyan ko po siya ng kulay muna para mas mabilis po siyang manonotice ng mga bata kapag nagbabasa sila. Maganda pong gawin natin ito sa mga important details din po sa ating e-book. Sa paraang ito po, masasabi ng bata sa kanyang sarili na ay eto pala yung mga bagay-bagay na dapat kong tandaan tungkol dito sa binabasa ko. Ayun po. Doon po sa part 1 ng ating video, nakita po natin kung paano tayo maglalagay ng pop-up message in a form of a text. Ngayon naman po, gagamitin naman natin yung link para maglagay ng pop-up message in a form of an image. I-select lang po natin yung text na gusto nating lagyan ng link. And then, i-click po natin yung link. Piliin po natin yung pop-up message and then image. Ayan po. Meron po yung add image dyan. I-click po natin siya. And then pupunta po doon sa file natin na na-download. Hanapin po natin yung gusto nating ilagay na picture. So, i-click lang po natin yung file and then open. Ayan po. Click lang po natin yung create. Makikita po natin na magbabago yung kulay ng text natin dahil po meron tayong nilagay na link. Sa pamamagitan naman po ng paglalagay natin ng mga pop-up images, mas magkakaroon po ng pagkakataon yung mga bata natin na maintindihan yung mga salita or konsepto na bago pa lang sa kanila. Makakatulong rin po ito para mas ma-enjoy pa ng mga bata yung pagbabasa nila at saka mas matatandaan rin nila yung mga konsepto na kailangan nilang matutunan mula sa ating e-book. Para po makita natin at ma-appreciate yung ganda ng paglalagay ng pop-up images, i-click lang po yung customize at makikita po natin ulit siya kagaya ng kung paano siya makikita ng mga bata. So i-click lang po natin yung part na gusto nating i-view. Pagka-click po ng mga bata doon sa mga words na nilagyan natin ng pop-up image, ayan po, makikita na nila yung nilagay natin. Para po magpatuloy, i-click lang po natin ulit yung edit at pumunta tayo sa chapter na gusto nating lagyan ng content. So dito po sa after reading, maglalagay na po ako dito ng mga exercises para makita kung gaano naiintindihan ng bata yung kanyang binasa. So dito, depende po sa atin kung ano yung gusto nating ilagay na mga activities like quiz or puzzle, mga pair matchings, ganun po. Marami pong mga pwedeng gawin sa ating book widgets na mga activities para sa ating mga bata. So dito po maglalagay po ako ng dalawa. Ilalabel ko po siya na exercise 1. Nandyan po yung quiz at saka yung exercise 2 ko naman po. Yan po yung pair matching. So dito po, mag-i-insert na lang po ako ng widgets na dati ko nang nagawa. Gamit na naman po ang bookwidgets.com. So again, siguraduhin lang po natin na naka-center yung cursor natin bago tayo mag-insert ng widgets. So, i-click lang po ulit natin yung widget and then yung add widget file. Hanapin lang po natin yung file na dati na nating na-download mula sa book widgets. I-click po yung open at ayan po, magpapakita po ulit yung mga settings para sa ating widgets. I-click po natin yung create at may lalagay na po sa ating page yung widget po natin. Kung gusto po nating maging mas personalized yung mga widgets natin, pwede po tayong gumawa ng sarili nating icons gamit po ang Bitmoji. So ituturo ko po yun sa inyo sa mga susunod na videos. So pagkalagay po natin sa widgets natin at gusto nating tignan kung paano siya gumagana, i-click lang po natin yung preview mode at makikita na po natin siya kung paano siya nakikita ng bata. So pagka-click po sa icon, ayan po,
pwede nang mag-quiz yung bata, and at the end of the quiz po, makikita na ng bata kung ilan yung nakuha niya at saka kung ano po yung mga tama o maling sagot niya. Depende po sa settings na nilagay natin doon sa ginawa natin na Bitmoji. Ito naman po yung halimbawa ng ating peer matching. So pagkatapos po natin siyang i-view, i-click lang po natin yung exit preview. Okay, so pumunta na po tayo ngayon dun sa last part ng ating e-book, yung instructional videos. So paano po ba tayo maglalagay naman ng videos dito sa ating e-book? Pwede po tayong maglagay muna ng konting description doon sa ating video, and then sa baba po niya, doon po natin ilalagay yung ating video na. Again po, kailangan din po nating iset yung cursor natin sa center. And then, i-click po natin yung video. So, kapag po video URL ang nilagay natin, magpi-play lang po siya kapag online yung bata. So, kailangan po ang i-click natin ay yung add video file para po yung dati nang nakasave sa computer natin ang ilalagay natin. At pwede po siyang ma-play ng bata kahit naka-offline po siya. So, hanapin po natin yung file sa computer natin. I-select natin yung file and then i-click po natin yung open. So, magpapakita na po dyan yung title ng nilagay natin na video at yung iba pang settings na pwede natin gawin sa ating video. Pero kung wala naman po tayong gustong palitan, pwedeng-pwede po natin gamitin yung mga default settings. So, pagkatapos po nyan, i-click lang po natin yung create. Ayan, nailagay na po natin yung video natin. Ngayon, i-click natin yung preview mode para makita natin kung paano nagpi-play yung video natin kapag i-play din siya ng bata. So, kapag okay na po tayo at tama na yung nailagay natin na video, i-click natin yung exit preview. So, ayan, tapos na po tayo sa e-book natin. Ngayon, para makita po natin yung buong e-book natin, i-click lang po natin yung Customize. So, una po, i-try nating i-browse yung e-book natin gamit ang web view. Ibig pong sabihin, ganito po yung itsura ng e-book natin kapag ang ginamit po ng bata ay yung kanyang desktop or laptop. Okay, so ayan po siya. Ngayon po, subukan naman nating tignan siya gamit ang mobile app. Okay, so i-click po natin yung mobile app at pumili po tayo kung anong device ang gusto nating gamitin para ma-view po yung e-book natin. So ayan po. Ang sinelect ko po dito ay Samsung Galaxy S4. So, ibig sabihin po, gamit itong Samsung Galaxy S4, ganyan po makikita ng bata yung e-book natin. Kasama po yung mga activities at videos na nilagay po natin. Pwede rin po nating i-click yung rotate device para po makita natin kung paano po yung itsura ng e-book kapag po naka-rotate yung mobile device na gamit ng bata. So, ayan po, ganyan po yung itsura ng e-book natin kapag naka-rotate view na po tayo. So, siguraduhin po natin na naka-save yung ating e-book. Wala pong auto-save dito sa Kotobee Author, kaya po, basta po may natapos na tayo, mag-save lang po tayo ng mag-save. Magno-notify po kung successful yung pagkakasave ng ating e-book. So, sa file type naman po, kailangan po ay KPUB file yung naisave natin. Para po ma-double check, i-right-click po natin yung file natin at i-click po natin yung properties. So, may magpa-pop up po dyan. Makikita po natin yung properties ng file natin. So, sa type of file po, makikita natin kung KPUB ba yung naisave natin na file. Ibig sabihin po nito, kapag kinopya ng bata yung file at inopen niya sa kanyang Kotobee Reader, makikita niya po ng buo yung ginawa nating e-book na hindi na po niya kailangan ng internet connection. So ayan, tapos na po ang ating e-book. Sana po ay nakatulong ang tutorial na ito para po sa paggawa natin ng sarili nating interactive e-book. Mag-subscribe lamang po para sa mas marami pang videos. Maraming salamat po!